Ganyan. Ayan. Lumiit na po yung melya ko at selling guma. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog is meron akong isishare sa inyo na pangpatanggal ng nilya at siren guma. As you can see sa mga content ko is meron talaga akong pangpatanggal ng milya at siren guma. Solusyon ng pangpatanggal ng milya at siren guma. Yes guys, kasi one of the most problem sa aking mukha is yung milya at yung siren guma. At hindi po natin ito ipagkakaila is napakahirap po itong tanggalin. So, totoo po yan guys. So, shout out nga pala sa naging subscriber ko doon sa Milya at Siren Guma. Yun po ang madaming views sa akin. At alam ko po na maraming views, so marami pong nangangailangan ng aking tulong para mawala po ang kanilang Milya at Siren Guma. So, ayan na guys. Meron na tayong asin na pangpatanggal ng Milya at meron din tayong sabon na pangpatanggal ng Milya at Siren Guma. For this vlog is meron na po akong nadiskubre na cream pangpatanggal ng milya at siren guma. This time is meron po akong i-re-recommend sa inyo na cream ng pangpatanggal ng milya at siren guma. Talagang effective po siya guys kasi sinubukan ko po to. But wag po ninyong hintuin gamitin ang asin at saka yung sabon na tinutukoy ko doon sa content ko na vlog na pangpatanggal ng milya at siren guma. Ito ay dagdag lang po pagkatapos yung gumamit ng sabon at saka yung asin is ito na po yung ilagay nyo after ng paggamit ng asin at sabon. Alam nyo po ba na talagang pinofocus ko po yung content ko about milya and siren guma kasi based na nabasa ko doon sa comment, ang daming concern, ang daming napoproblema ng milya at siren guma. Opo, totoo po talaga na nakakawala po ng confident yung meron tayong milya at siren guma kasi dumadami po sila at hindi po basta-basta nawawala ang milya at siren guma. Kahit ano pa yung gawin nyo, hindi po agad mawawala. But, kailangan po natin ito puksain kahit mahirap, kahit matagal. Ang importante is hindi po siya dumadami. At ang importante po is nakita nyo po na talagang umi-effective yung ginagamit natin ng pangtanggal ng milya at siren guma. So, ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin ang pampatanggal ng milya in just 3 ways. Una po, bago tayo maligo, is mag-rub tayo ng asin. Panoorin po ninyo yung content ko na video na pangpatanggal ng milya at siren guma yung asin. Una po, yung asin is lagyan po ninyo ng kaunting tubig bago kayo maligo. Or gusto nyo bago kayo mamunas pagkagabi, i-rub lang po ninyo sa banda ng iyong milya at siren guma. And then, hanggang ma-enjoy po ninyong i-apply after mga 1 hour or 30 minutes is babanlawan po ninyo ng check na sabon. Yung check na sabon po is talagang moisturizing po siya kasi yung asin is hindi natin ipagkakaila, medyo mainit po talaga yung asin na ginagamit natin sa ating mukha. But ito yung asin is talagang makakalambot na matitigas nating milya at siren guma. So, yung check yung gagamitin mo pang sabon ng iyong mukha dahil alam po ninyo yung check na ginagamit ko is talagang meron po siyang, effective po siyang pampatanggal ng milya at siren guma. And this time is meron din akong isishare sa inyo pagkatapos yung i-apply ang asin at saka check. Gumamit po kayo ng katsyalis. Ilagay po ninyo kung saan banda ang iyong milya at siren guma. Alam nyo ba guys is hindi ko po, wala pong nagsabi sa akin na gamitin po tong katsyalis na sa aking milya at siren guma. Kasi nakukulangan ako kung asin lang or sabon. Parang nakukulangan ako. Gusto ko nga after ginamit ko to, sana meron pang akong nalaman na cream na pangpatanggal ng milya at siren guma. So, nung binasa ko siya dito, yung katsyalis, kasi meron siyang salicylic acid. Alam niyo po ba yung salicylic acid is isa sa mga solusyon
para sa mga warts. Yes, guys, salicylic acid. So, ang sa akin is hindi ko po kayang lagyan ng salicylic acid yung liquid. Hindi po natin pwedeng ilagyan yung salicylic acid yung liquid dito sa ilalim ng ating mata. So, nung binasa ko tong Cachalis, is meron po siyang ingredients na salicylic acid, which is napaka-effective ng pampatanggal ng warts. At alam nyo po ba, ang milia at ang seringoma is belong po siya sa warts, which is napag-isipan ko na baka naman mawala ito. Meron kasi akong warts sa paa. Yung nakagamot sa aking warts is salicylic acid lang po. Talagang effective po siya. Then, trinay ko to dito sa aking mukha ang Cachalis, banda ng aking milia at seringoma. So, trinay ko siya after bedtime ko siyang inapply. Bedtime, bago tayo matulog, huwag tayong gumamit in the morning. So, gusto ko lang na gumamit na time. Tapos, yung sinubukan ko in the morning is parang may iba. Parang may wow, parang may magic. So, alam nyo po, napaka-matikuloso ko po sa aking mukha. Alam nyo yan, kahit hindi tayo maganda ang hugis ng ating mukha, at least gusto ko yung makinis po tayo. So, ayan, nung ginamit ko siya, siguro 1 week na siyang ginamit ko para sa aking milia at seringoma. Oh my God, talagang effective nga pala siya. Tapos, parang nagpa-flat po yung milia at seringoma ko. But, hindi po siya totally agad mawawala yung milia at seringoma po. Alam nyo po yan na napakatigas po yung kunin. Kahit mag-laser po kayo, babalik at babalik po yan. Pero kung i-maintain nyo to, sigurado akong mawawala at mawawala po yung problema natin sa milia at seringoma. Kasi, based in my experience, is parang effective po siya pang tanggal ng milia at seringoma. Basta ilagay lang ninyo po kung saan banda yung milia at seringoma. Kung mag-apply po kayo dito ng milia, kung i-apply po niyo ang Cachalis, mas maganda po na a little bit lang po. For example na, sasampulan ko kayo, ganito yung laman ng Cachalis. Ganito kaliit. Tapos, dalawa man yung meron akong milia, ganun lang. Ganyan. Ayan. Lumiit na po yung milia ko at seringoma. Ayan. Medyo maanghang sa mata. Kasi meron kasi siyang resorcinol. Ayan. Pero okay lang naman siya. Mawawala naman siya agad-agad. So, that's it guys. Sana nagustuhan nyo pong content ko. And don't forget to subscribe sa mga subscriber ko dyan na nahihirapang matanggal ang milia at seringoma. Subukan po niyo after gamit nyo ng asin, sabon na check. Subukan po niyo yung pang-cream natin is yung Cachalis. And that's it guys. And thank you so much. Mwah, mwah, mwah. God bless. Bye-bye.